Chapter 6. Nagising ako dahil sa isang tinig. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Madilim na rin sa labas dahil naabutan na pala kami ng gabi. I felt like I was glued on the front seat when I heard Randolph singing. Hindi ko mapigilan ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Ngayon ko lang siya napakinggan ng ganito. And it felt like I was flying to another place. Dinadala niya ako sa magandang lugar sa pamamagitan ng pagkanta niya. He's singing a song from his heart, and I can feel it. Tila nanumbalik ako sa aking sarili nang tumigil ito sa pagkanta. Nang tumingin ito sa akin ay sunod-sunod akong napalunok. Kanina ka pa gising? Oo, naihiyang tugon ko. I'm sorry, Adriana. Did I wake you up? Mabilis akong umiling. Magaling ka rin palang kumanta. Pag-iiba ko sa usapan. Ngumiti lang ito at tumingin sa labas ng bintana. I think we're on the park. Gusto mo bang pumasyal muna? Bahagya rin akong napatingin sa parke. Maraming mga tao at nagkalat ang mga vendor sa paligid. Sa pagkakaalala ko, dito ako unang natagpuan ni Randolph, kung saan ako pinagkaguluhan at tinawag na Venice. Pero maraming tao, Randolph. Baka pagkaguluhan nila tayo. Okay lang. May mask at cup dyan sa passenger seat. Isuot na lang natin. Saad niya at saka tinigil lang sa sasakyan. Kinuha nito ang mask at cap at saka binigay sa akin. Katulad niya ay isinuot ko na rin ito. Nang makababa kami ay lumibot muna kami sa parke. Marami akong nakikitang nagbebenta ng kung ano-anong pagkain. Marami ring tao. Pero karamihan sa kanila ay magkarelasyon. I miss this place. Bigla akong napatingin kay Randolph. Siguro madalas kayong magpunta ni Venice dito, no? He faked a smile. Venice? Umiling ito. I can't bring her to places like this. Bakit naman? Ang gusto niya kasi sa mga mamahaling restaurant lang. Tumango ako. Siguro baka iniisip niya na baka pagkaguluhan kayo. Muli itong umiling. Kahit pa noong hindi pa kami sikat ay ayaw na niya sa ganitong klaseng lugar. Kaya magmula noon, tinigil ko na rin ang pagpunta rito. Napatitig ako sa kanya. Mahal na mahal mo talaga siya, Randolph, no? Umiwas ako ng tingin. Hindi ko alam, ngunit para akong nasasaktan habang sinasabi ko ang mga katagang yun. She's more than that, Adriana. I love her to death, he said. Nauna akong maglakad sa kanya. Pakiramdam ko kasi ibabagsak ang luha ko. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Bakit pa ako nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam na katulad nito? Ah, ito, Randolph. Gusto mo to? Saad ko habang tinuturo ang isaw na nasa gilid. Yeah, I miss that. Nanatili akong hindi lumingon sa kanya. Ngunit ramdam na ramdam ko na sobrang lapit nito sa akin. Isaw nga po, saad ko sa may nagtitinda roon. Inabot naman ito ang isaw sa akin, pati na rin kay Randolph. Nang maabot ko yon ay agad akong umalis doon at saka naglakad. Teka, Adriana! Sigaw niya habang pilit akong hinahabol. Nang makalapit ito ay binaba niya ang face mask niya. Ibinaba rin ito ng kaunti ang cap niya para matakpan ang mukha nito. Ginaya ko ang ginawa niya. Hay! Ang hirap pala talagang maging isang artista. I really miss this. Mabuti na lang at mahilig ka rin sa ganito. Pilit akong umiti. Eh paano ko ba natutong kumain ito? Tsaka hindi ako makapaniwala may artista palang mahilig dito. Napatawa ito. When I was a kid, Dad used to take me here. Ang sabi nga niya, madalas akong umiyak kapag hindi niya ako madala rito. Napangiti rin ako. Hindi ko akalain na kahit mayaman siya ay walang arte siya sa katawan. Siguro nga, maling-mali ako na husgahan siya noon. Ikaw, magkwento ka naman tungkol sa buhay mo. Biglang saad niya. Ako? Eh nakapunta ka na sa Altavieza eh. Kaya alam mo na ang istorya ng buhay ko. Umupo muna kami ni Randolph nang may makita kaming upuan. No, hindi yun. Talaga bang hindi mo kilala kung sino ang mga magulang mo? Napatahimik ako. Oo eh, hanggang ngayon, nahanap ko pa rin kung ano ang totoo kong pagkatao. You know what? Ikaw pa lang ang nakilala kong may ganyang pinagdaraanan. Akala ko sa TV lang yan nangyayari eh. Napatawa ako. Siguro nga masyadong madrama buhay ko. Nang maubos namin ang kinakain namin, ay muli naming ibinalik ang face mask namin dahil mahirap na. Baka pagkaguluhan talaga kami ng mga tao rito. Can I ask something again, Andy? Muli akong napatingin sa kanya. Oo naman! Hindi mo ba talaga mahal si Nate? Nanlaki ang mga mata ko. Ano? I'm sorry, hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo. Napalunok ako. Kung ganun pala, sinundan niya rin kami noon.
Kaibigan ko si Nate at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Napatingala ako sa kalangitan nang maramdaman ko ang pagpatak ng tubig sa aking braso. Bigla akong napatayo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Randolph, tara na! Ang lakas na ng ulan! Sigaw ko habang hinihila siya. Ngunit hindi ito umalis sa kinaroroonan niya. Randolph, ano ba? Muling sigaw ko. The rain feels good, Adriana. Pero Randolph! Please stay with me. Sama mo na ako. Napangiti ako. Tama nga si Randolph. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon ko lang ulit nagawa ang bagay na to. At ang mas nakakatuwa pa, kasama ko si Randolph ngayon habang parehong nagtatampisaw sa ulan. Tuluyan na naming tinanggal ang face mask at cap namin. Tila na walang kami ng pakialam kung may tao mang makakita sa amin. Naramdaman kong hinawakan ni Randolph ang kamay ko. Sa mga oras na to ay nakatitig lamang kami sa isa't isa habang hindi inaalis ang ngiti sa aming mga labi. Habang tinititigan ko si Randolph ay narito na naman ang malakas na tibok ng puso ko. Hindi ko alam pero tila hindi ko gusto ang pakiramdam na to. Adriana, his eyes locked on me. Why am I doing this? Kailangan ko nang umalis mula sa titig nito. Namalayan ko na lang ang paghila nito sa aking kamay, palapit sa kanya at ikinulong sa bisig niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung dala ba ito ng lamig o dahil sa biglaang pagyakap niya sa akin. Hinarap ako nitong muli at unti-unti nitong nilagay ang palad nito sa mukha ko, habang ang isa naman ay nagtungo sa baba ko. Nagulat na lang ako nang iangat niya ito. Pero ang mas hindi ko napaghandaan ay ang sumunod na pangyayari. Naglapat ang labi namin. Hindi ako makagalaw dahil sa ginawa ni Randolph. Bumaba ang kamay nito patungo sa aking bewang. Nakapikit din ito habang ako ay dilat na dilat sa mga nangyayari. His kisses got deeper. Wala na siguro ako sa tamang pag-iisip. Namalayan ko na lang ang pagtugon ko sa bawat halik niya. Hindi ako makapaniwala. Bakit niya ito ginawa? Hindi ito scripted. At lalong wala kami sa isang eksena. Isa itong totoong halik galing sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Tanga na ba ako kapag sinabi kong hindi ko ito nagugustuhan? Adriana, please help me. Napatutop ako sa aking sariling bibig dahil sa aking nasasaksihan. Hindi ko siya kayang tignan. Tagaktakang pawis ko sa noo at sobrang bilis ng pintig ng puso ko. Venice! Nasambit ko. Naliligo na siya sa sarili niyang dugo at pilit niyang inaabot ang aking kamay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Gusto ko mang sumigaw at humingi ng tulong, ngunit tila mayroong pumipigil sa akin. Hindi ko kaya, Adriana. Hindi ko pa kayang iwanan si Randolph. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Garalgal na ang boses niya at nanghihina na. Pilit pa rin niyang inaabot ang kamay ko. Kaya't humugot ako ng malalim na hininga at lakas para abutin yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanyang kamay na unti-unting naglalaho. Ang kanina'y hawak ko pa, ngayon ay naglalaho na. Ipangako mo sa akin, Adriana. Ako lang ang mamahalin niya. Ako lang at wala lang iba. Huwag na huwag mong ahayaan na mawala yun. Napapikit ako dahil sa mga narinig ko. Tila ba ayaw kong marinig yun galing sa kanya? Ipangako mo, Adriana. Nakakabingi ang tinig na yun. Kahit anong gawin ko ay ayaw nitong maalis sa pandinig ko. Wala na akong ibang nagawa. Tutulman ang puso ko ngunit kailangan kong sabihin yun. Para na rin sa ikatatahimik niya. Pangako. Kasabay nun ang tuluyan niyang paglaho at pagbagsak ng luha ko. Habol-habol ko ang aking hininga. Napahawak ako sa migawing pisngi ko at basang-basa yun ang luha. Hindi ko man lang namalayan na umiiyak na pala ako. Kumuha ako ng damit sa closet at nagtungo sa CR. Bahagya pa ako nagulat nang dumampi ang malamig na tubig sa katawan ko. Hinayaan ko na lang itong dumaloy habang inaalala lahat ng nangyari sa panaginip ko. Nang matapos ako ay nagpasya na akong bumaba. Nadatnan ko si Misty na kasalukuyang umiinom ng gatas. Good morning, Ate Venice. How's Altavieza? Ngumiti ako. Okay naman, Misty. Simpleng tugon ko. I also wanna go there, ate. Muling sambit nito. Ang akala ni Misty ay nagbakasyon lang kami ni Randolph doon para magpahinga. Matapos ang pelikulang ginawa namin. Dahil hindi niya alam ang totoong pagkatao ko, mukhang hindi namin siya madadala ron. Oo naman! Sa susunod ay sasama ka namin doon. Sigurado ako magugustuhan mo ang mga tanawin doon katulad ng kuya mo. Pagsisinungaling ko. Talaga? I'm glad na nag-enjoy si Kuya Rune.
Puro na lang kasi work ang inaatupag niya rito. Speaking of Randolph, nasaan kaya siya? Matapos ang nangyari kagabi, ay umuwi kaming hindi nag-iimikan. Naisip ko tuloy kung nagsisisi siya sa nangyari kagabi. Hindi ko maipaliwanag, ngunit nagustuhan ko talaga ang bagay na yun. At hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang labi niya sa akin. Nakita mo ba ang kuya mo, Misty? No, ate, pero ang sabi nila Manang ay maaga siyang umalis. Siguro kasama niya si Kuya Patrick. Tumango ako. Siguro nga. Sana. Nagpaalam na muna ako kay Misty at nagtungo sa may garden para magpahangin. Gusto ko ring aliwin ang sarili ko dahil sa dami ng iniisip. Una ay ang muling pagpapakita ni Venice sa panaginip ko at ang pangalawa naman ay si Randolph. Adriana? Napalingon ako sa nagsalita. Claire? Napakunot ang aking noo nang makita ang mapulan nitong mukha at mga mata. Tila kagagaling lang nito sa pag-iyak. Okay ka lang ba? Yeah. She faked a smile. Claire? Sana napatawad mo na ako. I'm sorry sa nangyari noon. She laughed. Bakit ba napakahilig mong mag-sorry? Napatahimik ako. Kalimutan mo na yon. In fact, tapos na yon. Napatitig ako sa kanya. But in one condition. Ha? Huh? Sasamahan mo ako mamaya sa bar. Sa bar? Pero bakit? Nothing serious. I just want to calm myself down. And yeah, I need someone to lean on. May problema ba? She smiled again. See you at 8 o'clock p.m. Be there, okay? I'll text you the address. After she said those words, she left without even looking back. I deeply sigh. Ano kaya problema ni Claire? Nang makaalis ito ay nagtungo na lang ako sa kusina dahil bigla akong nagutom. Nang makapasok ako ron ay muli ko na namang narinig ang mga pag-uusap-usap ng mga kasambahay dito sa mansyon. Ay nako, natapos ng kasiyahan dito sa loob ng bahay dahil nandito na si Ma'am Venice. Oo nga eh, bawat kilos na naman natin ibabantayan niya. Tumigil nga kayo, hindi nyo ba napapansin? Ha? Ang alin? Na may nagbago kay Ma'am Venice. Napatutop ako sa bibig. Hindi kaya nakakahalata na sila? Anong ibig mo sabihin? Noon, mainitin ang ulo ni Ma'am Venice. Pero ngayon, parang ang bait-bait na niya. Hindi na siya palaging sumisigaw katulad ng dati. Hindi na ako nakatagal. Agad akong umalis at hindi na nagpakita sa kanila. Hindi ko maintindihan. Alam kong may kakaiba sa pagkatao ni Venice na hindi gusto ng mga kasambahay rito sa mansyon. Ngunit, gusto kong alamin kung ano nga ang mga bagay na yun. Ano ba talaga ang tunay na ugali ni Venice? Thank you ho, Manong. Saad ko bago ito tuluyang umalis. Tiningnan ko ang wristwatch ko at eksaktong 8 p.m. na. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako sa bar na to. Magmula noon ay hindi pa ako nakakapasok dito. Kahit hindi ko alam kung ano bang madadatnan ko rito. Bago ako pumasok ay tinignan ko muna ang phone na binigay sa akin ni Randolph. Natatakot kasi ako dahil baka hanapin ako nito sa oras na mabalik siya sa mansion. To Randolph. Nasaan ka na ba, Randolph? Umalis ako kasama si Claire. Babalik din ako before 12 midnight. Tinago ko na ang phone ko at tuluyan ng pumasok sa loob. Pagkapasok ko palang sa pinto ay puro ingay ang bumungad sa akin. Napatakip ako sa aking tenga dahil sa lakas ng sound system dito. Nang hindi ko makayanan ang amoy ay kusang lumipat ang kamay ko sa pagtakip sa aking ilong dahil sa mabawong amoy gawa ng alak. Napangiwi pa ako dahil sa mga tao ron na hataw sa pagsayaw. Venice! Agad kong hinanap ang boses na yon. Nakita ko si Claire na may dalang isang baso ng alak habang winawagayway nito ang kaliwang kamay sa akin. Nang makalapit ako sa kanya ay agad akong binigyan ng alak. I don't drink, Claire, I said. Come on, Venice, have fun! Napangiwi ako. Mukhang kanina pa narito si Claire dahil mahalata sa kanya na lasing na ito. Hindi ko siya pinansin at inilibot ang aking paningin. Marami akong nakikitang magkarelasyon na nagsasayawan sa dance floor. Kahit pa mga hindi magkakakilala ay nagsasayawan din. Napabuntong hininga ako. Ganito pa talaga sa Maynila? Masyadong maingay. Mabuti pa sa Alta Vieza. Tahimik lang. Claire, stop it! Bigla kong pinigilan si Claire sa pag-inom ng wine dahil nakakarami na to. Ni hindi ko alam kung paano ko siya iuwi mamaya. Huwag ka nga, KJ, Andy. I need another drink. Pero Claire, lasing ka na. No, I'm not! Sigaw niya sa kahinablot ang baso sa akin. Tell me, Claire, what's wrong? Tumingin siya sa akin at saka biglang tumawa. So, you really think that we're okay na talaga? Napatahimik ako. Of course, I'm just kidding, Adriana. She held my hand. By the way, thank you for coming. I smiled at her. Ano bang problema?
I don't think this is the right place to talk about it, Andy. Siguro nga tama siya. Public ang lugar na to at hindi ko rin maririnig ang boses nito dahil sa lakas ng sound system dito sa loob. Hihintayin ko na lang kapag handa na siyang ikwento ang lahat. Pupunta ako sa restroom, Andy. Enjoy yourself here, okay? Tumango ako. Muli kong inabala ang sarili sa paglibot ng tingin dito sa loob. Nang maboard ako ay tumayo na lang ako para lumabas. Tatawagan ko rin si Patrick para sunduin si Claire dahil lasing na to. Nang makalabas ako ay agad kong tinawagan si Patrick. She's drunk? Oo, kasama ko siya ngayon. Hindi ko nga alam kung anong problema niya eh. Pero alam kong kailangan kanya ngayon. Okay, I see. Thank you, Venice. Nang ibaba ko ang telepono ay bumalik na ako sa loob dahil baka hanapin ako ni Claire. Habang naglalakad ay napangiti ako nang makita ko si Randolph. Agad ako naglakad patungo sa kanya. Ang buong akala ko ay magiging masaya na ako dahil nakita ko siya. Pero ito pala ang magiging dahilan upang tuluyan ang bumuhos ang aking luha. I saw Randolph and Cassie torridly kissing. Napakagat ako sa ibabang labi nang ibaba niya ang halik sa leeg. Kasabay nun ang paglakbay ng mga kamay niya sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Gusto kong igalaw ang mga paa ko at tuluyan nang umalis sa lugar na to. Pero hindi ko yun magawa. It was like I was glued on the floor. Parang sinaksak ang puso ko nang magtama ang mga mata namin ni Randolph. Bakit ako nakakaramdam ng ganitong klaseng sakit? Bakit ganito na lang ang naging reaksyon ko? Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman ko para kay Randolph? Randolph's point of view. Nag-order ulit ako ng alak sa sikat na bar na to. Ramdam ko na rin ang pagkahilo dahil sa sobrang dami ng nainom ko. Gusto ko makapag-isip-isip at mag-relax. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa kong paghalik kagabi kay Andy. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko nagawa ang bagay na yun. Maya-maya lang ay may lumapit sa aking babae, wearing a red dress with a seductive smile on her face. Cassie? Hey, Randolph! What brings you here? Hindi ko siya sinagot, sa halip ay nagpatuloy lang ako sa pag-inom. May nangyari ba? It's nothing serious, diretsyang sagot ko sa kanya. Wala akong ganang makipag-usap ngayon. Kaibigan ko ang asawa mo, Randolph. Wala naman sigurong masama kung magkwento ka sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit bang hilig mang imasok ng babaeng to? Okay, kung ayaw mo akong kausapin, pwede ko sigurong gawin to. Hindi na niya ako pinaghintay na magsalita nang bigla niya akong hatakin palapit sa kanya at sinunggaban ng halik. Agad naman akong bumitiw sa pagkakahalik na yun. Malaking skandalo to kapag nagkataon. What the hell are you doing? Sigaw ko sa kanya. Isang ngiti ang pinakawalan nito, kasabay noon ang muling paghalik niya sa akin. Ramdam ko ang paghawak niya sa batok ko. I admit that she's a good kisser. Unti-unti ay nagugustuhan ko na to at sinabayan ang bawat paggalaw ng labi niya sa akin. Hindi ko rin mapigilang ilakbay ang mga kamay ko sa katawan niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at mas malalim siyang hinalikan pababa sa kanyang leeg habang nakatatak sa akin ang itsura ni Adriana. Bakit ko ba siya iniisip? Bakit siya ang naiisip ko? At the moment I opened my eyes, I saw Andy crying. What the hell did I do? Why the hell did you stop, Randolph? Nambibitin ka ba talaga? Sigaw niya. Instead of answering her, tumakbo ako palayo sa kanya habang rinig na rinig ko pa rin ang pagsigaw niya sa pangalan ko. Andy! Napamura ako nang mas lalo nitong binilisan ang pagtakbo habang hinahabol ko siya. Ano bang problema niya? Bakit siya umiyak? Bakit siya tumatakbo palayo sa akin? Andy! Nang makarating kami sa labas ay malakas na ulan ang sumalubong sa amin. Pinilit ko siyang hinabol kahit pareho na kaming basang-basa ng ulan. Pero huli na ako nang makasakay na siya ng tuluyan sa taxi. Agad ako nagpunta sa kotse ko at agad na pinaandar. Sinundan ko ang taxi na sinakyan niya, sabay kuha ng cellphone ko. Nang tignan ko ito ay tumambad sa akin ang text message ni Adriana. From Andy. Nasaan ka na, Randolph? Umalis ako kasama si Claire. Babalik din ako before 12 midnight. Sunod-sunod ang naging pagmura ko nang mawala sa paningin ko ang sinasakyan niya. Ano bang gagawin ko? Bakit patuloy pa rin siya sa paglayo sa akin? At saan ko ba siya hahanapin? Nagpa siya akong umuwi sa bahay. Nagbabakasakaling doon nagtungo si Andy. Pero nagkamali lang ako. Where have you been, kuya? At bakit ngayon ka lang? Look at yourself, basang-basa ka na. Sunod-sunod na tanong ni Misty. Wait, kukuha lang po ako ng towel. Pagpapatuloy nito. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay kinuha ko ang phone ko at muling tinawagan si Andy. Hindi ko maiwasang mag-alala dahil gabi na at masyadong malakas na ang ulan. Here, Kuya Randolph. Nabaling ang atensyon ko kay Misty nang iabot nito sa akin ang towel. Thank you, Misty. San ka po ba nagpunta? Kanina pa po kayo hinahanap ni Ate Venice. What?
Yes, Kuya Randolph. Niyaya nga po siya ni Ate Claire na magpunta sa bar eh. Humikab muna ito. Oh, I'm so sleepy, Kuya. Good night. She continued and went up the stairs. Agad din akong umakyat upang magbihis. Pagkatapos noon ay nagtungo agad sa kotse para hanapin siya. Malakas pa rin ang ulan. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Nasaan ka na ba, Andy? Muli kong kinuha ang cellphone ko nang bigla itong mag-ring. Ganun na lamang ang pagkadismaya ko nang hindi pangalan ni Andy ang tumambad sa screen. What the hell do you want? Look, Randolph, I'm sorry about what happened earlier. Alam mo namang may feelings ako sa'yo dati pa, right? Hindi ako sumagot dahil wala akong ganang makipag-usap sa babaeng to. Hello? Randolph? Are you there? Ano ba kailangan mo? Okay, relax. Nandito si Venice. What? Nandito si Venice, sa bar. If I were you, pupunta na agad ako rito. Lasing na siya. And yeah, tulog na siya. Hindi ko na siya pinatapos at agad na pinarurot ang sasakyan. Nang makarating ako sa bar, agad kong hinanap si Adriana. Nadaanan ko pa si Patrick habang buhat-buhat si Claire. It's a good thing that you're here, bro. Nasa loob pa si Venice. Di ko nga alam kung bakit naglasing ang dalawang to. Saad ni Patrick at saka nagpaalam. Pagkarating ko sa loob ay tama ang sinabi ni Cassie at Patrick. Natutulog na ito sa couch. Hey, wake up! Bahagya akong nag-alala nang matuyo na ang suot na damit nito. Sigurado ako magkakasakit ito. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Kasalanan ko ang lahat, Andy. Bahagya itong gumalaw. Ngunit na natili pa rin nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang isipin. Ano ba talagang problema niya? Nang dahil ba yun sa nakita niya kanina? Napabuntong hininga ako at saka siya binuhat. Pumayat ka nga pero bigat-bigat mo pa rin. Saad ko. Bigat ng nararamdaman ko yan, Randolph. Natigilan ako nang bigla siyang magsalita. Tinitigan ko siya. Nakapikit ang mga mata niya. Halata sa mukha niya ang pagod sa araw na to. Suddenly, I saw her crying. Napaiwas ako ng tingin. Bakit siya umiyak? Ano ba talaga nararamdaman niya? Nang isakay ko siya sa kotse ay mahimbing pa rin itong natutulog. Kinuha ko ang cellphone ko at kinausap ang manager namin na magpunta sa bar upang ayusin ang gusot na nangyari ngayong gabi. Mahirap na baka lumabas pa to sa media. Nang matapos ako ay agad kong binalingan si Andy. Bigla akong nasaktan nang makita ang kalagayan niya. Tell me, Adriana, ano ba nangyayari sa'yo? Napailing ako. Bakit ko ba kinakausap ang isang taong tulog? Randolph? Nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi kong mahal kita? Nanlaki ang mga mata ko. Tama ba ang narinig ko? I'm sorry, Randolph. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan at saan to nagsimula. Basta naramdaman ko na lang na gusto ko nang pumasok dyan sa puso mo. Hindi ka mahirap mahalin, Randolph. I was speechless. Naramdaman ko na lang ang pagtulo ng luha ko. Why am I crying? Shh! Uuwi na tayo. Saad ko. Uuwi ka na? Hindi ka na ulit aalis? Hindi na, Adriana. I'm sorry. Mahal kita, Randolph. This time ay dinilat na niya ang kanyang mga mata habang hindi yun tumitigil sa pagluha. Hindi lang si Venice ang babae sa mundo, Randolph. Sana maisip mo may mga tao pang gustong pumasok dyan sa puso mo. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko siya kayang tignan. Bakit bawat salita niya ay nasasaktan ako? Alam kong wala na si Venice at alam ko rin hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa nakaraan namin. Use me, Randolph. Gagawin ko lahat para makalimutan mo siya. Kakapit ako sa pag-asang mamahalin mo rin ako pabalik. Aasa ako. Aray! Napahawak ako sa may bahagi ng ulo ko dahil sa tindi ng sakit nito. Bumangon ako at nilibot ang aking paningin. Nasa kwarto na pala ako. Napatutop ako sa bibig nang maalala ko ang nangyari kahapon. Biglang nanikip ang aking dibdib dahil sa alaalang yun. Nakita ko si Randolph habang nakikipaghalikan kay Cassie. Matapos nun ay tumakbo ako palabas habang malakas ang ulan. Nang magbalik ako sa bar upang balikan si Claire, ay saka naman ako naglasing. Pagkatapos nun ay wala na akong maalala. Pero teka, ano bang nangyari matapos kong uminom? At ano kayang mukha ang maiharap ko kay Randolph? Matapos ko siyang takbuhan kagabi. Pero bakit ko nga ba siya tinakbuhan kagabi? Muling nanikip ang bahagi ng dibdib ko. Umiling ako. Hindi maaari itong nararamdaman ko.
Ang mabuti pa ay kalimutan ko na lang yun. Bumangon ako at inayos ang higaan ko. Masakit pa rin ang ulo ko at pakiramdam ko ay magkakasakit ako. Gusto ko siyang iwasan dahil sa sobrang kahihiyan. Nung makababa ako ay naabutan ko si Randolph na kasalukuyang nag-aayos ng buhok. Mukhang may lakad ito base sa ayos niya. Amoy na amoy ko rin ang pabangong gamit niya na nakapagpadagdag sa kakisigan at kapukian niya. Bigla ko tuloy tinignan ang sarili ko. Nakaka-insecure. Mukha akong manang sa ayos ko. Gulugulong nakatali ang buhok, pawisan, at hindi ko pa sigurado kung ano amoy ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Kaya siguro hindi ako magugustuhan ni Randolph. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko maihigitan ang kagandahang taglay ni Venice. Teka, bakit ko nga ba iniisip ang bagay na yun? Dahan-dahan ako naglakad para makasigurado na hindi ako mapansin ni Randolph. Ma'am Venice! Napatapik ako sa aking noo nang biglang magsalita si Manang. Ma'am Venice, ako na ho ang magtatapon niyan. Sige po, I faked my laugh. Dahan-dahan akong napatingin kay Randolph. Nang makita kong seryoso itong nakatingin sa amin ay agad kong inalis ang tingin sa kanya. Inagaw ko muli ang basura kay Manang. Ako na ho palang magtatapon ito. Pilit kong saad. Ako na ho, muling saad ni Manang. Saka muling kinuha ang basura sa kamay ko. Ma'am Venice, ako na ho ang magtatapon niyan. Sinabi ko na pong ako na, giit ko. Mukha kaming katawa-tawa ni Manang habang pinag-aagawan ng basura. Venice, madiin akong napapikit nang marinig ko ang boses ni Randolph. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Tila gusto ko na lang magpalamon sa lupa nang makita ko ang nakakalokong ngiti nito. Haya mo na si Manang dyan. Saad niya habang hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti nito. Okay, mabilis kong tugon. May gagawin pa pala ako. Napakamot ako sa ulo ko at akma na sanang aalis. Ngunit agad niya akong tinawag. Adriana, are you avoiding me? Tanong nito habang papalapit sa akin. Oh my God, bakit ko ba kasi siya tinakbuhang kagabi? Ha? Hindi ah! Ano bang sinasabi mo? Pilit akong tumawa. Really? Napalunok ako. I know he's teasing me right now. Pero bakit? San ka nga pala nagpunta kagabi? He smirked. Sa bar! Bumalik ako sa bar! Kasi binalikan ko si Claire. Diyos ko! Bakit pakiramdam ko ay may kakaibang nangyari kagabi? Then what happened, Adriana? Napatahimik ako. Wala talaga akong maalala. Ano bang gusto mong iparating? Matapang kong tanong. Why did you leave me last night? At bakit ka nagpakalasing? Napatahimik ako. Ano bang pwede kong isagot sa kanya? Good morning, everyone. Pareho kaming napatingin ni Randolph nang marinig namin ang boses ni Claire. Hey, Adriana! How was last night? Nag-enjoy ka ba? Humikab pa ito. I think I need some more coffee. Dugtong nito. Aalis na sana ito upang magtungo sa kusina, pero pinigilan ito ni Randolph. Claire, tawag niya rito. Bakit mo dinala si Adriana sa bar? Alam mo namang hindi siya sanay doon. Excuse me, Mr. Randolph Casanova. Ano bang masama? In fact, nag-enjoy naman siya roon. Right, Andy? Oo. Tama ka, Claire. Nag-enjoy nga ako. Tumawa ako ng pilit. Don't be so cagey, Randolph. Saad niyang muli. Randolph! Andy! Naputol ang pagtatalo nila nang dumating si Manager Grace at Manager Luis. It's a good thing na nandito kayo. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Claire, ay hindi ko malalaman na nagpunta kayo sa Alta Vieza. But what kind of place is that? Parang ngayon ko lang siya narinig eh. Napatahimik ako. Alta Vieza is a place where you can feel relaxed, enjoy, and accepted. Napangiti ako sa sinabi ni Randolph. Hindi na rin sumagot si Manager Grace. By the way, kaya kami pumunta rito dahil gusto naming ipaalam sa inyo na mayroong magaganap na meet and greet next week para sa fans ninyo at para rin ipromote ang movie ninyong dalawa. Singit ni Manager Luis. Meet and greet? Pabulong kong tanong. Isang organized event yun para sa mga celebrities na katulad natin, Andy. Kadalasan, yun yung ginagawa para makilala o makipag-hangout sa mga fans. Sagot ni Randolph. Napatungo ako. Kung ganun pala ay isang linggo na lang ang natitira para makapagsanay ako. Isang linggo na ang nakalipas at ngayon magaganap ang meet and greet na sinasabi nila. Ipinaliwanag sa akin ng mabuti ni Claire at Randolph ang mga mangyayari. Magpupunta raw kami sa isang mall para mag-perform. Ang gagawin namin ay kakanta. Kakantahin namin yung theme song sa palabas namin na ang title ay Love Will Forever Last. Natakot ako nung una dahil hindi ako kagalingan sa pagkanta. Pero nung mag-practice kami ni Randolph, ay namangha daw sila. Hindi raw nila akalain na may talent ako pagdating sa pagkanta. Nung una, hindi pa ako naniwala. Pero nung si Randolph na mismo ang nagsabi, parang gusto kong sumigaw sa sobrang kilig.
Bago kami mag-perform, binigyan muna ng chance ang mga fans para makasama kami. Bawat fans ay may chance na ma-meet o makipag-usap sa cast ng movie na ginawa namin. Maya-maya lang ay dumating na ang organizer ng event kasama ang isang fan na teenager. Napangiti ako nang sumigaw-sigaw ito sa sobrang tuwa. Kahit ilang beses na akong nakakita ng mga fans na halos mahimatay na sa sobrang kilig at saya, ay hindi ko pa rin maiwasang mamangha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ganito sila kasikat. Ako po si Antoinette Cristobal! Hi Antoinette, pati namin ni Randolph. Bata pa lang po ako, idol na idol ko na po kayo! Salamat, masayang sambit ni Randolph. Muli ay sumigaw ito. Nagpa-autograph rin ito sa amin at nagpa-picture. Pati po lola ko, sobrang idol po kayo! Saad niya. Napansin ko naman na biglang nagbago ang ekspresyon nito base sa mukha niya. Alam ko pong matutuwa siya kapag nalaman niyang nakita ko na kayo. Nasaan ang lola mo? Bakit hindi mo siya sinama? Tanong ko. Sa totoo lang, gusto ko makilala ang lola niya. Bigla ko tuloy namiss ang lola ko, pati na rin si Lola Paz. Wala na po siya eh. Nasa heaven na. Ngumiti ito ng pilit. Siguro po ay nagtataka kayo kung bakit sa kabila ng edad niya ay humahanga pa rin siya sa mga katulad ninyo. Pareho kaming napatahimik ni Randolph. Dahil daw po nakikita niya sa mga mata ninyo ang pag-ibig sa isa't isa. Ngumiti ito. Nawala ang ngiti ko. Bakit imbes na matuwa ako ay bigla akong nalungkod? Ganun na ba talaga ang pag-iibigan ni Venice at Randolph? Bakit pakiramdam ko ay gusto kong maranasan din yun galing sa kanya? Natapos ang pag-uusap namin ni Randolph at Antoinette nang hindi na maibalik ang ngiti sa labi ko. Kahit si Randolph ay napansin kong tahimik lang ito. Nang umakyat kami sa stage ay pinilit kong umiti. Puro sigawan lang ang maririnig sa loob ng mall. Nang matapos kaming kumanta ay nagpasalamat kami at nagpa-picture. Kasama ang lahat ng nanood, pati na rin ang mga casts. Nang muli akong humarap sa mga tao, ay isang lalaki ang nakaagaw ng atensyon ko. Mababakas ang pagtataka sa kanyang mukha at halos hindi makapaniwala sa kanyang pinapanood. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Nate? Randolph? Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Are you sure? Pero ako naman talaga ang... Sigurado ako, Randolph. Putol ko sa sasabihin niya. Tumingin muna ito kay Nate. Mababakas din ang pag-alala sa mukha nito dahil sa mga nangyayari. Kasalukuyang kaming narito sa mansyon. Nang matapos ang meet and greet kanina, ay sinabi ko agad kay Randolph na nakita ko si Nate. Kaya naman dinala namin siya rito sa mansyon upang magpaliwanag sa kanya. Nang makaalis si Randolph ay umupo ako sa tabi ni Nate. Nate, hindi niya ako pinansin. Kahit tapunan mo lang ako ng tingin ay hindi niya magawa. Nate, magpapaliwanag ako. Saad ko. Bahagya akong nasaktan nang sa wakas ay tingnan niya ako. Ngunit masyadong masakit ang titig na yun. Anong klaseng paliwanag ang sasabihin mo, ha? Matigas na pagkakasabi niya. Mrs. Venice Martinez Casanova? Napalunok ako dahil sa binitiwan itong salita. Nate, ano ba talagang totoo, Andy? Bakit kanila tinatawag na Venice? Humugot ako ng malalim na hininga bago magsalita. Nung mapunta ako ng Maynila, natagpuan ako ni Randolph. Dinala niya ako sa mansyon nila. Hindi ko alam na artista pala siya. Simula ko. Maniwala ka man sa hindi, kamukhang kamukha ko ang fiancé niya. Yun si Venice. Ngunit nalaman kong patay na pala to. Kitang-kita ko ang pagtataka at pagkagulat sa kanyang muka. Dahil sa hindi inaasahang pagkamatay niya, inaiwan ito ang pangarap nilang dalawa. Meron silang ginagawang palabas noong mga oras na yun. Yun na sana ang susi para maging global film ang love team nila. Mahal na mahal ni Randolph si Venice, Nate. Kaya pumahayag ako sa kagustuhan niyang magpanggap bilang Venice. Bilang parte ng pagpapanggap, kailangan naming paniwalain ang mga tao na ako talaga ang fiancé ni Randolph. Ipinalabas namin na kasal kaming dalawa. Pero peke lang yun, Nate. Pero bakit, Andy? Bakit ka pumayag? Bakit ka pumasok sa magulong buhay nila? Napaiwas ako ng tingin. Nag-umpisa na rin bumagsak ang luha ko. Dahil kapalit doon ang pagpapatuloy niya sa akin sa mansyon nila. Walang-wala ako noong mga oras na yun, Nate. Kailangan ko rin buhayin ang sarili ko. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Tumingin ako sa kanya. Alam mo kung anong dahilan kung bakit ako nagpunta rito? Nang dahil kay Randolph, umayos ang buhay ko. Isa pa, kailangan ko pang hanapin ang totoong pagkatao ko. At alam kong si Randolph lang ang makakatulong sa akin. Pero marami pang paraan, Andy. Mahinahon ngunit matigas nitong saad. Anong paraan, Nate? Hindi ito sumagot at bahagyang nag-isip. Hindi ka ba nagtataka? Kamukhang kamukha ko si Venice. Naniniwala ako na may kinalaman siya sa totoo kong pagkatao. Tumayo ito at nagtungo sa may bintana.
Pinagmasdan nito ang labas ng mansyon at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Please, Nate, sana maintindihan mo. Natatakot lang ako, Andy. Baka sa bandang huli pagsisihan mo to. Mabilis akong umiling. Yan din ang akala ko noon. Pero habang tumatagal ay tila nagugustuhan ko na ang pagpapanggap na ito. Masaya ako nang mas nakilala ko si Randolph ng husto. Hindi ko man maipaliwanag, pero ito ang sinasabi ng puso ko. Pwede ba akong humiling, Nate? Tiningnan lamang ako nito. Please, kung saan na itong babanggitin kahit kanino. Lalong-lalo na sa Altavieza. Bahagya muna itong nag-isip. Mahahalata pa rin sa mukha nito na hindi ito kumbinsido. Napangiti na lang ako nang dahan-dahan itong tumango. Kung ganun, wala na akong magagawa pa. Nandito na tayo, pero babantayan kita rito. Mas lalo ako napangiti at tumango. Naramdaman ko na lang ang biglaang pagyakap niya sa akin. Nang humiwalay ito ay ako naman ang nagtanong sa kanya. Bakit ka nga pala nandito, Nate? Paano ka nakarating dito? This time, siya naman ang hindi nakasagot. Nate, ano na? Hindi pa ba halata, Andy? Ha? Namuo ang pagtataka sa mukha ko. Muli nitong ibinalik ang pagkakahawak nito sa akin. Sinundan kita, Andy. Yung mga sinabi ko sa Altavieza, totoo ang lahat ng yun. Pero Nate, si Maddy! Nagkausap na kami. Ang sabi niya, kung talagang mahal kita, isusundan kita dito. Hindi ako makasagot. Ayokong saktan si Nate. Ayokong...